nga pala. Uy, huwag ka masyado Sorry, yung mukha. Ba't ka lumuluhod? Huwag ka masyado yung mukha. Baka hindi mauntog naman. ka, sinasabi oh, ko yun, sa'yo. Ay, iba! Iba nga, nauntog nga ako. Tatawagin ba akong OG kung hindi ka nauntog dyan sa... Ay, ano ka na? Ay, ano ka naman na? Ay, nabasta. Eh, nas well, parang... If you'd like. Itong mga nakarang araw, nakikita na kita dito. Ha? Sino ang nagdala sa'yo dito? Well, the one and only Boogeyman. Ah, kaya kaano-ano mo ba si... yung kapatid ko si Boogie? Kapatid ko si Boogie. Ano? Kapat niya ako. Misto-misto lumas. Ina. Oo, anong nangyari sa'yo? Puta ka na, sumasakit yung ano mo. Kaya kong manghilot. Kaya kong hilotin yan. Sige, sige. Kaya kong hilotin yan. Gusto mo hilotin kita? Sige. Kapatid, manghilot ka na ba? Hindi. Kaya kong hilotin itong mga gantong bagay. Iba yung hinihilot mo. Oh my God. More please. Ay, pasensya ka na. Pasensya ka na. Ako, ha? Ano sabi mo? Kapit ka. Ang kapatid ko. Oh, kapit niya ako. Huwag ka maingay. Kasi, andyan yung sugar daddy ko. Sugar daddy mo siya? Sugar daddy ko yan, kaya... Louie, thank you sa 200 sir. Actually, kabit ako ni Boogeyman. Dito sir, ano? Eh, ano bang na itutulong? Dito nga tayo. Sir, dito sir. Ano ba? Eh, ano bang mga na itutulong mo sa kapatid ko? Well, actually, hindi lang talaga tulong. Yung... Oh, okay. Bumibilit. Ako po. Ano people mo? Parang masagat ata yung chan ko. Kilutin mo nga. Ayan, ang pinaka ingredients yung binigay ko sa'yo. Dugo at pawis at saka latak ko yan. Sarap ba? Ganun ba? Thank you. Well, eh, tanong ko lang, ano bang send nga ulit tayo? May tutulong mo sa kapatid ko? Bakit pumayag ka na maging kabit niya? Well, meron lang kaming kasunduan ni Boogeyman. Kasunduan o kasundutan? Jaray, charot, charot. Actually, yun parang gato. Opo, eh, poink. Baka makabuo yung dalawa. Sinasabi ko sa inyo, malaking kaguluhan yan. Hindi yan. Durex yung condom namin. Durex? Mm-mm. Pangit yun, walang Trusted lasa. Brand. Walang lasa. Na... Eh, meron yung chocolate. Eh, teka lang. Saan ka ba galing bago mo nakilala yung kapatid ko? Well, isa lang naman akong gumaganto sa vanilla. Uy, kalma. Kalma, kalma. At isa lang ako entertainer. Sabi ko na nga ba eh, tama ako ng pinuntahan. Kasi nabasa ako sa ulan eh. Kailangan ko magpainit talaga eh. Tama. Painit. Oh, pero wala naman akong plano na... magkaroon tayo ng kung ano man. Dahil syempre, nire-respeto ko yung kapatid ko si Boogie. Okay lang yan. Well, kung gusto mo, available naman ako. Ayun na ta. Bakit ganyan yung boses mo? Parang lagi kang hinahapo. Well, ganito talaga yung boses ko. Ganyan talaga boses mo? Dito na in love si Boogie. Ah, si Charot, Charot. Okay, medyo nakakadala ka ng ano eh, ng sitwasyon eh. Parang, ganun ba? Nagiinit yung eh ayan, tignan mo na gusto mo ba ng kumot? Yung damit ko eh natuyo na dahil sa pinaggagagaw-gaw mo. Ayan. Sorry na. Sorry, my bad. Eh, ano bang mga ari-arian mo dito sa syudad? Pwede ko bang malaman? Dahil sa pagkakaalam ko, etong kapatid kong si Boogie, talagang mapili yan. Pumasa ka sa kanya, ibig sabihin, may dating ka. Wow. Ako lang naman yung sugar mommy niya dito. Sugar mommy? Eh, yung mga kailangan yun, nabigay ko. Correct me if I'm wrong. Eh, sugar mommy, hindi ba't nagsusupply yan ng kung ano-ano? Diba? Eh, ano bang mga naibigay mo na sa kapatid ko? Bukod sa katawan mo. Wow. Yung mga kailangan nyo dito, nabigay ko na. Kailangan Barrel, dito, nabigay mo na? Check. JC, shoutout. Check. Ba? Bandai, stress tab, cup seal, check. Ba? More than 1,000 pa. Ah! Check. Putang ina, napakatindi mo naman mag-supply. Ano bang ano mo? Hindi naman ganyan ang kalaki ang kitaan dun sa ano, sinasabi mong sumasayaw-sayaw ka. Well, mahal kasi yung presyo ko.
Pero kung gusto mo mag-avail, why not coconut? Eh, baka naging bata ka na rin ni Mayor, ha? Well, actually, sekretarya talaga niya. Huwag ka masyadong parang tumalikod kasi na didistract ako. Mag-usap lang tayo na mag-o. Oh, huwag ka masyadong hindi ka ba na didistract dito sa harap? Eh, hindi naman. Kalmado lang. Eh, ang angas nga ng porma mo, talagang businesswoman ang datingan eh. Businesswoman. Well, ayun nga. Naging sekretarya ako ni Mayor. Pero, naging sekretarya ka? Nagtagal. Oo, oh, hindi nagtagal, pinalitan ako ng isang bodyguard. Ba? From secretary to bodyguard. Ba? Parang ano, okay ka lang ba? Parang hinihingal ka. Hindi naman ako hinihingal. Masyadong effective yung binigay mong gamot. Masyadong effective? I like it. Alam mo ba na yung ininom mo, may ingredients din yan na talagang nakakabadagdag init sa katawan. Talaga ba? Oo. Like, gantong init. Ay! Sorry. Hindi ako, pasensya ka na. Medyo nabibigla ako sa mga sitwasyon. JB, shoutout. Okay lang. Teka lang ha, parang minamaligno tayo. May tumatagos na kami sa dingding. Nakita mo ba? Don't you worry. Eh, ano pa bang tatry ko lang yan. Kalma. Kalma. Dapat mauna akong pumutok bago yun. Ayun! Tangina naman, ba't hindi pumasok yung puti? Uy! Putang ina, sabi ko. Putang hindi ko nasento ba? Teka, sisipating ko. Teka lang ha. Oy! Ang iingay nyo, kita nyo may nag-uusap dito sa loob, oh. Ay, OG, sorry. Nag-i-pilial kami, OG. Eh, wala nga kayong nilalaro dyan, eh. Anong pinasok sa puti? Kaka-reset. Pati po si OG, pumasok. Sinargo muna. Ay, esta, sinargo ko na. Yan, oh, nakikinig pa yan, oh, kanina sa'yo. Yan, oh, nakikita ko yan, oh. Ay, loob. Oy, umayos ka. Oo, sige. Kakasuwang kita ng frustrated burger. Oy. Umayos ka! Mabigat na kaso yan! Eh, kapatid ko nga pala to. Kapatid ko to. Kapatid ba siya? Si Boss Pablo. Boss Pablo. Hindi, kumamot lang yung ano, kinamot ko lang. Hindi ko kumakating kasi kaya gumanyan ako. Yan, ganyan. Kumakamot ka lang. Akala ko nakikigis mo kasi babalik mo naman. Ano ba? Sige. Tatapusin ko lang ano yung dapat kong tapusin. Sige, happy jabols. Take your time. Enjoy, kapatid. Enjoy. Happy jabols. Eh, okay ka lang ba dyan? Yes. Parang lagi kang inihingal. Ako yung nababahala sa tono ng pananalita mo. Well, pasensya na. Hindi naman talaga ako hinihingal. Ganito lang talaga yung pagsasalita ko. Ay, ikinagagal akong makilala ka, Nes Pucha. Maaari na ba tayong dumabas bago ko pa may putok to dahil may mga sumisilip eh. Sige lang. Huwag lang yung puti. Oo naman. Ano ba? Bastos nyo na nyo. Nagdadalaw, nag-iiwan ng pera sa bangko. Bawot na yung bangko ngayon eh. Kapatid. Kapatid. Kakausapin sana kita eh. Sige. Kagabi, okay lang ba? Oo, walang problema. Dito tayo sa loob. Sige. Kapatid, parang pinawisan ka dun sa loob ah. Hindi naman kapatid eh. Hindi kasi abot yung aircon ng 8 balls dun sa CR. Sige. Oo, hindi abot. May kilala ako, papagawa ko yan, sige. Eh, ano bang sadya mo dito, utol? Pumunta kasi kagabi si patron dito, hinahanap ka eh. Tungkol saan daw? Dun sa nangyari sa bunso natin si Mikay. Ngayon, hindi yata kami parang, alam mo yun? Ano? Parang hindi kami pabor dun sa nangyari dun sa dalawa. Sa totoo nakausap mo na ba? Nakausap ko na yung kapatid natin. Sa katunayan yan, pinagat ko kay Mika yung daliri niya hanggang sa dumugo. Tignan mo to. Nakikita mo ba tong bakal ko? Nakikita mo yung pirma ng kapatid natin? Ayan o. May pirma na gamit niya ang dugo. Diba? Itong bakal na to, ipapasok ko sa puki ng inang ulo ng Sheriff Jason na yan. Putang ina. Maasamo ko dyan. Sabihin mo lang kung kailangan mo. Nagkausap na ba
Nagkausap na ba si Daddy at saka yung putang ina JC na yan? Pumunta kahapon dun sa bahay, sa lumang bahay. Oh. Eh, parang silang dalawa lang yung nag-usap eh. Tapos, ginawa namin, sinunog lang eh. Parang di yata sapat yun. Ano? Anong ginawa? Sinunog yung katawan. Pero buhay pa. Oo, eh nabuhay pa eh. Eh, siyempre, iba ang hatol ng ama, iba ang hatol ng mga kapatid. Hindi ba? Tama, tama. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Diyan tayo magkakasundo, alam kapatid. Alam mo, etong si Sheriff JC, sa katunayan yan, iniligtas ko ang buhay niya nung nandito pa yan sa poder ko. Oo nga. Talagang sa pag-background check ko sa kanya, meron siyang 10 anak. At hindi niya sinusustentuhan ng mga anak niya dahil kulang ang sinasahod niya. Ngayon, pinatanggal siya ni Arnulfo dito dahil nga sa sobrang babayero niya na ultimo pati yung babae ng isang OG dito, eh talaga namang tumidiskarte pa ilaliman loko. Babayero talaga, no? Ngayon, sabi ko sa kanya, dahil umiyak siya sa akin, sabi ko, sige, kukunin na lang kita as bodyguard ko. May sahod ka sa akin. So, maayos. Maayos ang naging pakikisama namin. Hanggang sa bigla na lang ako nagtataka eh. Pag nalalagay na ako sa alanganin eh, wala na siya sa tabi ko. At nang malaman lamang ko, ayun na pala. Nagsimula na pala ang talagang pagmamahalan nila ng ating kapatid. Eh, tinutulang ko pero naramdaman ko na talagang itong kapatid natin eh, talagang may nararamdaman din talagang totoo para doon kay Tatang. Kaya sabi ko kay Tatang, "Uy Tatang, ito ang pakatandaan mo ha. Ang mga kapatid ko eh may malaking pamilya rin at talagang nakakatakot banggain. At isa pa ako sa kapatid niya na OG mo." Sabi ko sa kanya, ibibigay ko sa iyo yung kapatid ko dahil sa masaya siya sa'yo. Pero oras na makita kong umiiyak yan nang dahil sa kagagawan mo, eh di may pipinta sa mukha ang mararamdaman mong hinagpis at sakit. Ang inaano ko kasi doon kapatid, tignan mo ang pinalit ni Mikay sa kanya. General siya ng polis. Pinalit? Tapos, hindi. I mean, pinagpalit para lamang makasama siya. Iniiwan yung trabaho pati tayo. Pinagpalit niya na rin kasi sumama siya dun sa probinsya eh. Mismo, dahil nga gusto nga nilang mamuhay ng tahimik at payapa. Kaya ibinigay natin sa kanila yung kalayaan na gusto nila. Kaya nga eh. Yung problema. Pero kapatid, meron pa akong sa nababalitaan eh. Ano? Sino tong Amelia na sinasabing nabuntis daw ng JC? Putang ina. Gusto kong kunin yung bata eh. Putang ina niyan eh. Teka lang. Nakausap ko yung Amelia na yung kagabi. Teka lang. Eh talagang hinahanap niya kung sino ang nakabuntis sa kanya. Pero may nakausap na ako na ano eh. Yun nga, na si JC nga ang hinahanap talaga. Yoren, shout out. Kapatid, tatang, itang ina mo, gisingin po si Tatang. Pinautasan sa amin yung buntis na nga na yun. Putang ina, paglabas nung, kasi hindi na 3D ngayon eh. Kumbaga, 6-dimensional na yung ultrasound ngayon, talagang pati mukha eh. Talagang tanaw na. Oo. Putang ina, mahaba yung baba eh. Ay, putang ina, kumpirmado. Diba? Kumpirmado. Kay Tatang nga yung domat na pumasok dun kay Amelia. Oo, putang ina nun. Kaya nga yung bahala ko sana. Putang ina, sumasideline pa pala sa iba habang karelasyon na yung kapatid natin. Masyadong grabe yung ginawa ng putang yan. Pero alam mo, kapatid, sa tingin ko, kaya matapang din yung putang inang tatang na yan eh. Siyempre, dahil sheriff siya at marami siyang bataan. Di ba? Pero ito lang sinasabi ko sa iyo, kapatid. Pag ang pamilya ko at ang pamilya nyo ay nagsama, pupulbusin natin yung putang inang sheriff department na yan. Kapatid, hindi mo na kailangan pang sabihin yon. Lalapag tayo doon. At isang sabi mo lang, maasahan mo ang pamilya namin. Susuporta sa'yo, ha? Sige. Alas 5. Bababa tayo doon.
Sige. Makita na lang tayo dito sa 8 balls. Sabay-sabay tayo nalarga. Kopya. Sige. Sige. Pakibalita na lang rin kila mo. Kunaan dyan sila. Hindi man makakasama si Patron, pero sisiguraduhin kong mga padrino ay makakarinig sa kanila tong balitan to. Sige. Alas 5, lalarga tayo. Sige, kapatid. Sige, kapatid. Maraming salamat, ha? Oh, sige. Ingat ka, kapatid. Mag-ingat ka. Bukas yung zipper mo. Ay, ikaw naman. Teka lang. Oh, bukas yung zipper mo, eh. Ayan, okay na, kapatid. Medyo nakalimutan ko lang sa init ng usapang kanina, eh. Pasensya na. Pasensya na. Nag-aircon din ba yan? Aircon lang gusto nito, kaya gusto ng preskong hangin ng mga pumapasok. Sige, kapatid. Sige. Ingat, utol. Tatang! 4:30, dapat gising ka na. Ha? Gumising ka ng 4:30, hindi mo pwede sabihin patay na dahil hindi ka papatay. Patay. 4:30, gumising ka, tatang. Harapin mo ang dapat mong harapin. Boss. Ano yun? Boss. Ano meron? Nandiyan, may waiter po ba, boss? Waiter, may naka-duty ha. Ano bibili? Mas pakinig ba ako, boss? Oo, pakinig ka.